ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magbabago na si Zoe. Gusto na niyang itama ang mga mali niya. Kahit buhay niya, handa siyang ibigay kapalit ng kaligtasan ng buhay ni Annalyn at ng iba pang tao sa Apex. Alang-alang sa pamilya Tanyag na tunay siyang minahal. Abangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Inamin na ni Zoe kay RJ na siya ang dahilan sa pagkakaaksidente ng lolo niya. Pero hindi pa siya pinapatawad ni RJ. Mga ilang sandali, inamin na rin ni Zoe kay Giselle ang lahat ng mga pangyayari kay Don Pepe. Nagalit rin si Giselle. Sinampal siya ni Giselle pero tinanggap ni Zoe ang lahat ng ito dahil para sa kanya, kulang pa ito sa lahat ng mga kasalanan niya. Maya-maya sa kakahanap ni Moira kay Annalyn sa lahat ng sulok ng Apex, sina Giselle at Zoe ang inabutan niya. Inawat sila ni Moira. Nasaktan si Moira sa ginawa ni Giselle sa anak niya. Pilit niyang kinukuha si Zoe pero ayaw nang sumama ni Zoe sa kanya dahil tinatakwil na ni Zoe si Moira. Wala siyang nanay na kriminal. Mas nasaktan at nagalit si Moira sa ginawang yon ni Zoe. Kaya malakas na sinampal ni Moira si Zoe. Nagalit si Giselle. Nagalit siya kay Moira sa ginawang pananakit nito sa sarili nitong anak. Pinagtanggol ni Giselle si Zoe. Babarilin sana ni Moira si Giselle pero sinangga ni Zoe ang sarili para pigilan si Moira na iputok ang baril. Matindi ang naging pagtatalo ni na Moira at Zoe. Gusto na ni Zoe na itigil na ni Moira ang lahat ng kasamaan niya. Pero hindi pa rin tapos ang paghihigante ni Moira. Nakatutok pa rin ang baril kina Giselle at Zoe nang may dumating na tauhan ni Moira. Binalita nito na may mga pulis na sa labas. Pinahila ni Moira sina Giselle at Zoe para isama sa karamihan. Pinoprotektahan ni Zoe si Giselle dahil may sugat pa sa dibdib si Giselle. Nung nasa ER na si Moira, galit na galit siya kina RJ at Lynette. Pilit niyang hinahanap si Annalyn pero hindi nila sinasabi na nasa labas si Annalyn. Sa gigil ni Moira, pinakuha niya si Doktora Minor para unahin sa pagpatay. Maya-maya ibinalita na nasa labas si Annalyn kasama ng mga pulis. Natuwa na si Moira dahil narito na ang taong noon pa niya pinanggigilan. Gusto talaga ni Moira na mapaghigantihan si Annalyn. Gusto niyang tirisin sa mga kamay niya ang taong naging bunga ng pagtataksel ni RJ. Ginamit niya ang mikropono para manawagan kay Annalyn at ipaalam ang nangyayari sa loob ng Apex. Nagpakilala muna si Moira sa lahat gamit ang mikropono. Naririnig siya sa lahat ng sulok, loob at labas ng ospital. Nasa labas si Annalyn kasama ng mga pulis na naghihintay ng balita sa loob. Naririnig niya ang mga sinasabi ni Moira. Sabi ni Moira, ako ang may hawak ng buhay ng lahat ng tao na nasa ospital na ito. Alam kong naririnig mo ako, Doc Santos. 20 innocent lives, kapalit mo. Pumasok ka dito sa loob at palalayain ko ang lahat ng mga inosenteng taong ito. Ikaw lang ang hinihingi ko para sa kaligtasan nila. Sumisigaw si Lynette. Nagbabaka sakali siyang marinig rin siya ni Annalyn. Annalyn anak, huwag kang makikinig sa kanya. Huwag kang papasok dito. Nakatingin ng masama si Moira kay Lynette. Sinenyasa ng isang tauhan na patahimikin ang kaingayan ni Lynette. Lumapit ang lalaki at inambaan na sasaktan si Lynette para manahimik. Inulit ni Moira ang panawagan niya. Alam kong naririnig mo ako, Doktora Annalyn Santos, at dahil panahon ng Halloween, makikita mo ang limang taong patay nang dahil sa kagagawan mo. Pumili ng limang tao si Moira. Inuna niya si Nadyosa, Doktora Minor at tatlo pang iba. Inutusan ni Moira ang isang tauhan na patayin na ang limang taong yon para alam ng mga pulis at ni Annalyn na seryoso siya sa sinasabi niya. Nagsigawan ng mga taong kinuha ng mga tauhan ni Moira. Humihingi sila ng tulong kay RJ pero walang magawa si RJ dahil pati siya ay nakatali at tinututukan ng baril.
Maya-maya ay umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Pinaputokan ang isang bihag nila. Namatay agad ang bihag. Takot na takot ang lahat. Nabigla ang mga tao sa labas. Takot na takot rin si Annalyn. Umiiyak siya. Sinabi niya sa mga pulis na kailangan niyang pumasok. Tutal siya naman ng kailangan ni Moira. Hindi siya pinayagan ni Dr. Ray dahil delikado. At kahit nasundin pa ni Annalyn ang mga kondisyon ni Moira, sigurado si Dr. Ray na hindi naman tutupad sa usapan si Moira. Manatili na lang si Annalyn dito sa labas at ipaubaya sa mga pulis ang mga dapat gawin. Nagsipaghanda ang mga pulis para lumusob sa loob dahil ibang usapan na ang ginawa ni na Moira at ang mga tauhan niya. Pumapatay na sila ng tao. Hindi pwedeng maghihintay lang ang mga pulis sa labas sa ganitong sitwasyon. Naglusuban na nga sila. Maya-maya, habang nakatingin si Dr. Ray sa ginagawa ng mga pulis, nakatakas si Annalyn. Humanap siya ng masusuotan papunta sa Apex. Alam niyang may natitirang daan sa delivery area ng mga oxygen tank. Kaya doon naisipan ni Annalyn na dumaan papasok sa loob ng Apex. Dahan-dahan siya hanggang sa makapasok na nga siya. Nasa loob na rin sina Zoe at Giselle, nakahilera sa bihag. Umiiyak sila. Nakikiusap si Zoe na itigil na ni Moira ang pang-hostage dahil mas lalong bibigat ang kaso ng mami niya. Pero walang naririnig si Moira dahil galit na galit rin siya kay Zoe. Maya-maya ay naglalakad na si Annalyn papalapit sa kanila. Unang nakakita sa kanya si Dr. Kim. Napabulong siya at narinig ng mga kaibigan. Matapang na humarap si Annalyn. Sumigaw siya at tinawag niya si Moira. Narito na ako, Moira. Pakawalan mo na sila. Ako lang naman ang kailangan mo, diba? Itigil mo na ang pang-hostage sa kanila. Maawa ka sa kanila. Napalingon si Moira. Tuwang-tuwa siya. Pinahawakan niya agad sa mga tauhan niya si Annalyn para itali. Gusto niyang pahirapan si Annalyn. Nakita ni na Giselle at Zoe si Annalyn. Ganon rin si na RJ at Lynette. Nagulat sila. Takot na takot para kay Annalyn. Umiiyak sila. Nakikiusap kay Moira na tigilan na si Annalyn. Hanggang sa nakakuha ng tiyempo si Dr. Kim. Unti-unti ay tumayo siya. Dahan-dahan lang siya para hindi siya makita ng mga kriminal. Nakipagbunuan si Dr. Kim. Nagkagulo na sa loob. Tumayo rin si RJ para makipaglaban. Tumayo na rin si Zoe para kumuha ng barel para itutok sa sarili niya. Tinawag ni Zoe ang mami niya. Mami, itigil mo na ang kasamaan mo. Kung hindi, ipuputok ko ito. Nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na ito. Natakot si Moira. Baka tuluyan ni Zoe ang gagawin niyang sakripisyo para kay Annalyn. Mami, please, huwag mong sasaktan si Annalyn. Palayain mo na sila. Sila lang ang pamilya ko. Paano kung makulong ka na? Paano na ako, mami? Wala nang magmamahal sa akin. Sila lang ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Kung mawawala si Annalyn, mas mabuti pang tapusin ko na rin ang buhay ko. Handa akong ibigay ang buhay ko sa kabayaran ng mga kasalanan natin. Marami ng buhay ang nawala ng dahil sa atin. Kaya please, mami, sumuko ka na lang. Nag-iiyakan ng lahat sa tunay na pinapakita ni Zoe. Totoong nagbago na nga si Zoe dahil handa niyang itubos ang buhay niya kapalit ng kaligtasan ni Annalyn at ng mga taong bihag ni Moira. Natigilan si Moira. Iyak siya ng iyak. Pinipigilan si Zoe dahil baka makalabit niya ang baril. Maya-maya ay nagsipagpasukan na nga ang mga pulis. Inutusan ni Moira ang mga tauhan niya na sumuko na. Nagsisisi na si Moira. Naaawa siya kay Zoe dahil totoo naman ang sinasabi ni Zoe na ang pamilya tanyag lang ang mga taong nagmamahal sa anak niya sakaling makulong siya hanggang sa pinaubaya na ni Moira sa mga pulis ang pagsuko niya. At yan ang mga pakakaabangan natin sa nalalapit na pagtatapos ng Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga nalalabing episodes.